po ng bahay ang mag-asawang Terence at Kathleen sa Milan, Italy, pero dahil po sa pagkukunikap, multi-millionaire na sila ngayon. Maraming po kung paano sila umatendo sa Balitang Global, ni Jerome Padilla. Malayo-malayo na sa dati nilang buhay bilang domestic worker at forklift operator sa Milan ang mag-asawang Ted at Terence Lim. 1989 sumunod sa kanyang nanay sa Italia si Ted. Di nagtagal sumunod din sa Milan ang boyfriend pa lang niya noon na si Terence. OFW din ang tatay ni Ted. Excited sila nung una sa bago nilang buhay sa Italia. Pero hindi nagtagal. First time ko nakita yung nanay ko na lumulot na sa inodoro ng bahay ng mga Italiano. I promise myself na babaguhin ko ang henerasyon ng aking pamilya. Nabigla rin si Terence sa buhay sa Italia. Kung dati raw may katulong sila na inaasahan, ngayon sila ang katulong ng mga Italiano. Ikinasal ang dalawa noong 2006. Nagkaanak kaya doble ang kanilang pagsusumikap. Siya sabi sa mga OFW na kahit naglilinis na tayo ng bahay, let's be the best na maglilinis ng bahay. Dahil masipag, na-promote bilang bodigero si Terence. Nagmanen siya ng forklift hanggang nakapag-apply siya sa isang real estate company. A real estate developer, a queen to Milan, Italy, and they wanted to do a pilot test if a real estate will click sa abroad. Baka gusto ko mag-apply. So, ginawa ko yung opportunity and then maybe successfully. Nang pumasok sa international market, ang isa sa pinakamalaking Filipino real estate company sa Italia, pinasok nila ito at pinalago ang kanilang real estate sales business. Ibinahagi nila sa mga kababayan ang sekreto ng kanilang tagumpay. Hanggang isinulat nila ito sa isang libro, ang kanilang karanasan at mga ideya para umasenso at makaiwas sa hirap, ang basehan ng The OFW Fridge Handbook. Ang fridge ay ang pinagsamang salitang free at rich. Nung nagbibigay ko ng tayo, may nakita ako isang matanda. Kinikwento niya nung bata pa ako, nung bago natin ako dito sa Italy, ang saya-saya ko. Pag uwi ako sa Pilipinas, pilang-pilang mga jeep dyan, sumusundo sa akin. Tumanda na siya. Biglang, nung saya na sa matanda, biglang nalungkot siya. Kasi nung uuling-uli niya, wala nang sumundo sa kanya. Laman din ng libro ang mga maling pananaw ng ilang kababayan. Wanted more Filipinos, di ba, na matuto mag-manage ng kanilang pera. Kasi kung nagawa na yung mag-asawa at saka yung mga kasamahan namin, we have changed the lives of around 23,000 OFW to become millionaires. Mula sa kanilang pagsusumikap, pinag-retiro na nila sa pagiging OFW. Ang nanay ni Ted, maayos na rin ang pamumuhay ng kanilang pamilya sa Batangas. Jerome Padrikela, ABS-CBN News.